Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Maraming artista ang lantaran ng pagkontra sa bagong batas na anti-terror bill, at kabilang na dito ang dalawang Pinay Miss Universe na sina Pia Wurtzbach at Catriona Gray. At ayon nga sa post sa social media ni Catriona, "The anti-terrorism bill is essential to protect the country and its people, but we cannot pass a bill that is susceptible to potential abuse of power and human rights violations." At ayon naman kay Pia Wurtzbach, "Sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, at sa mundo, overwhelming, diba? Parang di mo alam kung maiiyak ka, o magagalit. Parang pakiramdam mo, minsan powerless ka. Parang sasabog yung puso mo, yung feeling na parang may gusto kang sabihin, may kailangan kang sabihin. I'll be honest, I never really liked commenting about politics simply 'cause I felt like I didn't know enough. I wasn't confident enough to speak up. I also was never really a fan of tweeting. I'm barely online here, but I realized that I need my voice back, and I need to use it. Pero na-realize ko na hindi ako powerless. Kasi hindi ako nag-iisa. Hashtag junk terror bill." Kaya naman, tila nasupal pa lang mga artistang kontra sa nasabing batas, at mariing inaapela ni Congresswoman Lucy Torres Gomez na intindihin itong mabuti ng mga umaayaw dito, bago magbigay ng opinyon, dahil kailangan natin ito. "Nagiging heaven na nga daw, ng mga terorista, ang ating bansa, at ini-enjoy ng mga ito, ang kakulangan ng batas para ipakulong sila." At mariin din niyang sinabi, na hindi ito para sa mga aktivista, na pinaglalaban, ang kanilang pinaniniwalaan, kundi sa totoong mga terorista. Dagdag pa niya, "Marami na nga raw mga pangyayari na mga pagbomba sa ating bansa, na maiiwasan sana, kung may matibay tayong batas para hulihin ang suspected terrorist, dahil ang lumang batas ng Human Security Act of 2007, ay hindi sapat para tulungan tayo, na maiwasan ang anumang pag-atake ng mga bandido. Kaya nakatali ang mga kamay, ng ating law enforcement, para ipakulong ang mga sinasabing terorista." Kaya ang payo ni Congresswoman Lucy Torres sa mga kontra sa batas, lalo na sa mga artista, ay basahin mabuti kung ano ang nakasaad sa bagong batas, bago magbigay ng opinyon. At malaking sampal nga raw sa dalawang Miss Universe na ito, ang tunay na kahulugan ng anti-terror bill, at bakit noong nakaraang taon ay hindi raw sila nagsalita patungkol sa biktima ng terorismo. At alalahanin lang daw at intindihin ng kanilang mga utak, na mas kailangan ng proteksyon ng ating mga kababayan, lalo na sa Mindanao, na mas apektado, at mas prone sa mga terorismo. Dahil nga sa pangyayari, ay samot-saring reaksyon ng mga netizens, na tila daw ginagawang beauty pageant question lang daw ang security issue, at doon na nga napag-usapan, ang beauty and brain, na ayon sa mga netizens, ay tila nawawala na ang kanilang matalinong pag-iisip, dahil kung mag-isip raw sila, ay sariling kapakanan lang ang iniisip. Kaya nga ginawang urgent ni Pangulong Duterte ang nasabing batas, dahil kahit sa gitna ng COVID crisis, ay patuloy pa rin ang pag-atake ng mga terorista sa mga sibilyan. Ayon sa kongresista, sa lahat ng mga TV personalities, at celebrities na kontra sa panukalang batas, ay basahin mabuti at intindihin bago gumawa ng opinyon, dahil kailangan natin magkaisa para kontrahin ang terorismo sa ating bansa. Dahil ginawa ang batas upang maprotektahan ang ating mga kababayan, lalo na ang nasa Mindanao, na lubhang naapektuhan sa mga kaguluhan na hinahasik ng mga terorista. Mag-iwan lang ng komento o opinyon kung meron man.